And it goes a little something like, welcome back to my channel. It's me, Lois. And for today's video is another sit-down video patungkol sa diet tips and fitness videos again. At itong video na ito ay para sa mga taong kagaya ko na nagpapayat, pumayat, at ngayon magme-maintain ng body weight nila, which is yung mga katulad ko na tabain or mahina ang metabolism. So sa mga taong katulad ko na gustong i-maintain yung body is kailangan talaga ng matinding pagkocontrol. Itong i-share ko sa inyo is based on my experiences ulit sa pagkocontrol ng hunger ko at ng pagme-maintain ng body weight ko. Yan, meron ako dito nasa laptop. Nilista ko lahat siya para hindi ako malito. Maisa-isa ko siya sa inyo. Controlling hunger and pagme-maintain ng bodies, isa sa mga pinakamahirap na part sa journey ng pagpapapayat. Kasi always remember na sa pagpapapayat, 30% is yung workout and then 70% is the food or kung paano tayo kumain. So ganito, ang pagbabasihan natin is kailangan 1,800 calories or 2,000 calories lang yung makakain natin everyday. Sa 2,000 calories or 1,800 calories na yon, kahit anong pagkain naman, wala namang restrictions. Ngayon, ire-recommend ko sa inyo yung different tips and programs sa pagkocontrol ng hunger and pagmamaintain ng body weight. Mahirap kasi yung may sinusundan na specific diet plan kung ano yung kakainin mo talaga everyday at kung paano kakakain everyday. So, ayan, sisimulan ko na sa unang tip. First tip is eating 500 calories and below per meal a day. So let's say ang target mo is 1,500 calories or 2,000 calories lang ang kakainin mo in a day. So kailangan per meal of the day, 500 calories lang yon. Let's say, sabihin natin na 600 calories yung breakfast mo, and then 400 calories naman yung for lunch mo, and then 300 calories naman yung for snacks or merienda mo, and then next is 300 calories ulit para naman sa dinner mo. So, sa isang araw na yun, pag tinotal mo yun, 1,600 calories lang siya. So, ikaw, parang siyempre, meron ka pang 200 calories. Depende na lang sa'yo kung gusto mo or ayaw mo nang kumain. Second tip naman is, do not eat after 6 p.m. Yan. Marami nang gumagawa nito. And meron ako, nalala ko dati, may friend ako nung high school, kaklase ko din ng high school, na ginagawa niya din itong after 6 p.m. Hindi na siya kumakain ng pagkain or any drinks na may calories. So, sa tip na to, pwede ka naman dito kumain ng kahit anong oras at kahit ilang calories per meal ang kakainin mo. Pero kailangan before mag 6 p.m. or after mag 6 p.m., ikakalculate mo na yung mga calories na kinain mo sa isang araw. Ngayon, hindi porket after 6 p.m. hindi ka nakakain is kahit ilang calories na rin yung kakainin mo before 6 p.m. mula umaga. Kumbaga, hindi pa rin cheat day ito. Kailangan, nasa 2,000 calories pa rin or 1,800 calories pa rin per day yung kinain mo before mag 6 p.m. Third tip is, eat multiple times or every 3 hours in a day. The more kasi na kinokontrol natin yung pagkain sa isang araw, the more na mas may tendency na mag-cheat day tayo. Bakit? Kasi ang hunger kasi or ang gutom may ipon niya in a long period of hours. Unlike pagkakain ka na every 3 hours or every 4 hours, mas makakontrol mo yung mental and then physical hunger mo or physical hunger ng body mo na maghanap ng pagkain kasi nagugutom ka. So in that way, kung every 3 hours or 4 hours ka kumakain, mas makokontrol mo yung hunger mo at may iwasan mong mag-cheat day sa isang araw. Yung iba kasi pinipigilan nilang kumain ng sunod-sunod. Kumbaga, ang ginagawa nila is 3 meal per day or let's say 3 beses lang kumakain sa isang araw, which is tama naman yun. Pero kasi sa mga body type na katulad ko and yung hunger nga, lalo na kapag nagpapapayat ka, kapag mas matagal yung oras na hindi ka makain, mas may tendency na mas mapakain ka ng marami every meal or let's say sa pangalawang meal mo or pang 3rd meal mo. So in that way, makakapag-cheat day ka. Sa third tip na ito, kailangan yung per meal mo, control mo pa rin yung portions ng food or bilang mo yung calories per meal ng kinakain mo. Let's say 6 times ka kumakain para hindi ka, para yung body mo maiwasan magkain ng kain or mag-binge eating. Binge eating is yung sa isang kainan, let's say
sa lunch, kumakain ka ng sobrang dami, or sa breakfast, sobrang dami, or sa dinner, sobrang dami. Yun yung binge eating na tendency, cheat day talaga ang abot mo nun. So, fourth tip naman is, eat 1,800 or 2,800 calories for 4 days straight, and then, 2 days straight na cheat day ka, and then, 1 day na fasting ka, or 24 hours na fasting. Itong fourth tip na ito, ginagawa ko to kapag sa isang linggo, or sa isang buwan, napakaraming occasions. Siyempre, yung buwan na halimbawa, maraming may birthday, or may mga pagkakataon na may mga lakad kayo, or gala, occasions na hindi mo mapipigil lang, mapapakain ka talaga. Ngayon, yung one day fasting na yon after na 2 days straight na cheat days mo, ang ginagawa ko pag magpa-fasting na ako is water lang. Pero, sa umaga, nagkakape ako, tanging kape lang, tapos the rest of the day water na ako hanggang matapos yung 24 hours nung simula nung nag-take ako ng coffee in the morning. Yung one day fasting na yon serves as refreshment or restart ng pagda-diet mo ulit kinabukasan. Kumbaga, pahinga kasi sa 2 days straight na cheat days na ginagawa ko, sobrang dami ko talagang kinakain. Minsan, nagbi-binge eating ako. So, depende na lang din sa inyo yun kung kaya ng siya ninyo na mag 2 days straight na cheat days. Fifth tip naman, one cheat day in a week. So, nasabi ko na rin to sa previous videos ko na nung nagpapapayat ako, nung nag-start ako magpapayat, meron talaga akong one day cheat days in a week. So, ngayon kasi, ginagawa ko minsan 2 days cheat days in a week or minsan 1 day cheat day pa rin in a week. So, simpleng explanation lang din. So, kailangan, in a week, kung nag-i-start ka pala mag-diet or kung nag-maintain ka rin naman tapos mabilis ka tumaba, kailangan may cheat day ka pa rin. Kasi kung patuloy mo susundan na nagka-calorie deficit ka in a week, mababawasan at mababawasan yung timbang mo. Minsan, manghihina ka pa, magkukulang ka rin sa lakas. So, kailangan, para ma-maintain mo yung weight mo, kailangan may isa o dalawang araw ka sa isang linggo na nag-cheat day ka or napupunan mo yung mga araw na kulang ka or meron kang calorie deficit para nga ma-maintain mo yung body weight mo ngayon. Number 6 or the last tip na ire-recommend ko sa inyo is try different patterns on how to eat and different foods every day to eat. Yan. Siyempre, para hindi ka naman ma-bored at hindi ka naman mapagod sa pag-maintain ng body weight mo, kailangan mag-switch ka rin ng mga patterns or mga pagkain na kinakain mo everyday. Kasi yung iba, sa kanila, ganun yung gusto nila or nag-work sa kanila, mas prepared na yun. Pero kasi para sa akin, tinry ko rin gawin yun, pero hindi kinaya ng body ko, hindi rin kinaya ng mentality ko na laging ganun yung kakainin ko, na laging ganun yung way of my eating. So, ang ginawa ko, nag-switch up ako, nag-try ako ng different styles or tips or program kung paano kumain. Tapos sa pagkain kong yun, kailangan na-maintain ko yung body ko. Nag-switches ako ng patterns on how to eat and foods, kung ano yung mga foods na kakainin ko everyday. So, ayan guys, yung mga tips na marerecommend ko sa inyo on how to control your hunger and to maintain your body weight in terms of foods or in terms of eating. Siyempre, kailangan may workout pa rin yan. Sasabayan nyo ng workout. Kasi iba't iba tayo ng metabolism. Ako kasi mabagal ang metabolism ko. Minsan, pasintabi na lang din, hindi ako nagpo-poops regularly. Ang ginagawa ko, kailangan ko pang mag-take ng pampapoops kinabukasan na para lang ma-release ko yung mga kinain ko sa isang araw, lalo na pag mag-cheat day ako. So, it's up to you. Kailangan aralin mo rin yung body mo. At itong mga tips na to ay mga subok ko na para ma-maintain yung body weight ko na isinashare ko sa inyo para makatulong at para magkaroon din kayo ng idea, ma-figure out ninyo kung ano yung para sa inyo. Since proven ko na rin itong mga tips na ito, I hope na makatulong din sa inyo kasi 4 years na since ganito na yung katawan ko. So, ang ginagawa ko lang is itong 6 na tips na ito para ma-maintain ko yung body ko. Dahil lang guys, dito ko natatapusin ang video na ito. And sana magustuhan po ninyo itong video na ito at makatulong din sa inyo. Please don't forget to like and subscribe this video and share this to your friends na nag-i-start magpapayat or nag-maintain na ng body nila. Yun lang, bye!